So what's up guys, Aljun here. Pag-usapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball, alam nyo na. So meron po si Snow Badua last week na tungkol sa isang trade rumor na naman kay Stephen Holt, na ang clue dun is magte-trade na yung isang aging backcourt. So guards, point guard, shooting guard, mga ganun. So alam naman natin ng Terra Firma is an tawag dito farm team ng SMC Group, di ba? Alam niyo na doon lang exclusive 'yun. Pero pwede rin naman mag-trade din sa ibang team, pero di natin sure. Pero mas pabor ko ba 90% ng teams ng players nila is napupunta sa SMC Group, sa Magnolia, San Miguel, Ginebra. So yung three teams naman parehong aging na rin yung backcourt nila. Sa Magnolia, syempre si Polly tumatanda na rin. Tapos yun nga, may injury prone na siya. Medyo injury prone na siya yun, di ba? Tapos si Mark Baroka tumatanda na rin, pero di halata sa laro niya. Galing pa rin talaga. So possible doon, pero feeling ko siya yung pinaka-least. Kasi maganda pa yung nilalaro nung tatlo nilang guardie. Halalon, Polly, Baroka. Hindi sila maabot sa pagganit title sa champion. Lagi na lang tawag sa kanila social media is intro boys. Kumbaga kahit nanalo sila ngayong regular season, yung sa elimination round, sa standings, kahit sabihin nilang talunin nila lahat ng teams, ang nagmamatter is ang playoffs, championship. Baga, maganda yung umpisa, taposin mo ng maganda, na maganda din, di ba? So baka isa rin yung factor kung bakit ititrade, bakit dun pupunta si Stephen Holt. So sunod natin is San Miguel Beermen, di ba? Nandun si Chris Rose, yung pinakamatanda nilang guard dun. Tsaka si Terrence Romeo ay injury prone na. Siyempre, gusto na San Miguel, siyempre, may champion ulit, di ba? Makaka-champion lang nilang. Tsaka nandyan yung Sing Sing. Alam ko walang Sing Sing sa mga Commissioner's Cup eh. All Filipino lang din yung may Sing Sing talaga. So, baka, yun na nga. Baga, para ma-sure ball na, kumbaga lock-in na, San Miguel na tong championship na to. Stephen Holt. For mga katulad ni Chris Rose, ganun, or Terrence Romeo, or kasama ang Vic Manuel, mga ganun trade. So, sa Ginebra, so, alam naman natin tumatanda na si L.A. Tenorio, di ba? Malapit na pag-retire niya, siguro mga ilang years na lang yan, nasa coaching staff na yan ng Ginebra, or mag-coach na siya sa Letran, sa mga colleges, sa NCAA or UAAP. Tsaka si tag dito Stanley Pringle, kumbaga hindi na siya tag dito hindi na siya katulad ng dati talaga na parang import maglaro So isa siya sa possible ma-trade soon for Stephen Holt. Kumbaga sa levelan ng tatlo, San Miguel, Ginebra, Magnolia, mas possible na sa Ginebra siya mapunta for me second ay San Miguel, kasi nga kailangan nila mag-champion dito sa All Filipino Cup. At sa Magnolia, kasi nga ayaw na nila mag-i-intro boys, diba? So guys, tingin nyo sa tatlong team na yon, saan mapupunta si Stephen Holt? San Miguel, Magnolia o Ginebra? So meron namang rumor about kay Mikey Williams. Nako, hindi na natapos ang trade rumor kay Mikey Williams. Halos lahat ng team inikutan niya na sa trade rumors ngayon. Hindi pa ba siya napapagod? So, trade rumor ay si Mikey Williams ay mapupunta sa Northport exchange for William Navarro ng Northport Batang Pier, na dating player ng Ateneo sa 4TNT na ba? Ayaw na mo maglaro nito kaysa masayang, kaysa mawala magiging katulad ni Bobby Ray Parks na wala silang napala, ganun. So sayang naman, di ba?
Eh si Will Navarro naman, magaling naman na player yun, bata pa. Mag-ano pa yun, gagaling pa yun. Pero syempre, iba pa rin yung level ng Mikey Williams eh. Pero nasa peak pa siya ng karir niya. Sinasayang niya, ganun. Humingi siya ng moon ulit. So, para i-trade na lang. Trade na lang si Mikey Williams sa Northport. At alam naman natin, pag nasa Northport, nasa pier. Pag nasa pier, dyan, andyan yung barko. Sasakay lang ng barko yan si Mikey Williams at papupunta na sa SMC Group. Diba? Doon na lang mapupunta yan eh. It's either mapunta na lang yan sa, yun nga, sa pinag-usapan natin tungkol din kay Stephen Holt. Mapunta na sa San Miguel, sa Magnolia, or sa Ginebra. Diba? O ano, wala na. Wala na. Huwag na magpalakas. Phoenix, Rain or Shine, Converge. Ba't pa kayo nagpapalakas? Eh, napakalakas na itong San Miguel, ng SMC Group. Kung mangyari itong mga sinasabi nilang trade sa social media. Diba? Na, ba't pa kayo nagpapalakas? Mapunta si Stephen Holt, sabihin natin sa San Miguel. Tapos si Mikey Williams sa Ginebra. Diyos ko, sino pa ba tatalo doon? Eh, yun na yung maglalaban, sigurado maglalaban sa PBA Finals, diba? Ano, mahirap na hirap ngayon na Converge. Tanking pa. Sabi mo, kaya bang may paglaban Justin Baltazar doon kaila Mikey Williams, kaila Stephen Holt? Okay, kaya niyang talunan yun. Pero yung mga kakampi ba niya, kaya? Ang lakas ng mga players na kasama ni Stephen Holt, Mikey Williams sa Ginebra or San Miguel. Tapos yung Rain or Shine pa, laging injured yung dalawang rookie na big man, di ba? Na dapat sila yung malaking tulong sana ngayon sa All Filipino Cup. Kasi nga, walang import. Pagka All Filipino talaga, eh, kumbaga, pangdiinan sana ng Rain or Shine to eh. Tapos yung Phoenix, sandali pang injury. Na-injured pa si Tyler Teo. Na-injured pa si Perkins. Yung kay Tyler Teo, matagal pa ata. Yung kay Perkins, di ko sure. Baka siguro sandali lang yun. Pero, alam nyo na. Hirap na hirap yung mga independent teams. Bakit walang trade rumors sa independent team, guys? Ilan lang. Wala bang trade rumors sa nila? Wala bang yung papost? Lagi na lang ititrade sa San Miguel, sa Ginebra, sa Magnolia. So, yun na nga, kung matitrade to sa Northport, eh siguradong si SMC Group ang bagsak nito. Baka nga hindi pa maglaro sa Northport yan eh. Baka yun na, dumaan lang talaga. As in, Northport, sandali lang. Tapos, wala na. San Miguel, Ginebra, pwede Magnolia. So, tingin nyo guys, matutuloy itong trade na to, Will Navarro for Mikey Williams. Ako, 50-50. Kasi Will Navarro eh. Kumbaga, mas magaling talaga yung Mikey Williams eh. So, baka hindi mangyari to. Para sa akin, siguro mga 60-40. Sabihin natin nga 60 na hindi. 40 na pwede. For the sake na magkaroon sila ng player sa token text, may kapalit naman si Mikey Williams. Kasi sayang yung slot, sayang yung pick, ganun. So guys, comment down below kung ano tingin nyo mangyayari sa soon. Soon, kung Stephen Holt ba or Mikey Williams ay mapupunta na sa SMC Group. Diba? Or sa ibang team. Like, share, comment, subscribe. Thank you for watching.